Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Hello everyone. So right now, this is one of the most awaited event moment na aking mararanasan ngayon. So papakita ko na sa inyo. Ah! Hello everybody. Alam niyo ba kung ano to? Sana natin. Guys, oh my god. Nakikita niyo ba yan, mga kaibigan? Guys, buksan natin. Hindi natin ang... Hindi natin nasa loob! Ah! Oh my! Meron na ako SIM card. Thank you nga pala sa sponsor ko sa SIM card. Inactivate mo na. Naka-activate na kaya. Guys, ito lang yun. SIM card lang naman yun. Yun lang eh. Guys, merong nakasulat. Galing sa aking asawa. Hello, baby. Baby shark. Baby shark. Hindi ako lang. Sabi dito, hello, baby. I am excited na makita, mahug, and makiss ka. I love you and I miss you. Pagkatanggap mo nito, bili na tayo ticket mo, tapos punta ka na dito. Ay, sabi niya, tapos punta ka na agad. Ingat ka, baby. I need you here. God bless. Mahal kita. Your beautiful wife. Jessa, ama. Bumpanis. Guys! Ito na yung visa ko, guys. This is it. Grabe po. Praise God. Dito natin malalaman that God is good all the time. Whatever it is, kahit ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay natin, sometimes, actually most of the time, everything is worth the wait. And so, lahat to, dahil kay Lord. Wala kaming kakayahan para mangyari ang lahat ng ito. But we participate kung ano yung plano ng Diyos sa buhay namin. So, kung ano man yung maaaring kinaharap sa buhay ngayon or kung ano man yung sabihin natin pinagdadaanan ng bawat isa or ikaw, tiwala lang tayo sa Diyos. God will never fail us. Kailanman hindi tayo papabayaan ng Diyos. Sabi niya, anak, kaya kitang saluhin kahit ano pa yan, kahit ano pa man yan. Ang mangyari or kahit ano man yung sitwasyon, si Lord pa rin. Let God's will be done always. Tiwala tayo kay Lord. Ito na yun. So, stay tuned. Finally, nakarating na ako dito sa, syempre, sa Hong Kong. And
yun, hindi ko na nga napakita sa inyo yung mga nangyari doon sa airport. Nasa Pilipinas pa ako papunta dito. So, mga few videos na lang yun. Nung alam mo yun, nung papunta na ako dito sa aeroplano. Kasi sobrang, hindi ko alam yung mararamdaman ko. Sobrang overwhelming lahat ng ito. Kasi hindi naman ito sa sarili namin lakas lang. Grabe talaga si Lord na kumilos para, alam mo yun, magkaroon kami ng ganitong privilege, ganitong opportunity. Ngayon, dito ako sa hotel. Actually, ito na yung huling araw ko dito sa hotel. So, na-quarantine ako ng 14 days, dalawang linggo. 12 midnight or 12 a.m. pwede na akong lumabas. Yan, so nakikita nyo ito, meron kaming chip or detector na nakakonect siya sa cellphone. Tapos malalaman nila kung lumabas ka ba kasi bawal yun during the quarantine period. Mamaya, magkikita na kami ni Jessa. So, syempre, ito naman talaga yung pinakihintay namin. Palagi namin pinagpipray. Babalikan natin yung mga nakaraang araw. Sobrang gusto ko na talagang lumabas. Pero kailangan tapusin yung 2 weeks. Yan, ito. Naka-ready na yung mga bagahe ko ngayon. Pakita ko lang, ha. Yan, so ready na. Pati yung maleta. So, yun lang. Napaka-simple lang itong hotel, itong kwarto. Kaya medyo nakaka-boring din dito. Pero syempre, ngayon malapit na. Alam ko, oras na lang iniintay. So, thank you sa pagsubaybay dito sa patuloy na ginagawa ng Panginoon sa buhay namin, Jessa. Marami pang mga bagay na gagawin si Lord. Hindi lang sa akin, kundi sa aming dalawa. Mamaya, after this, makikita nyo na magkasama na kami. I-video ko yun. Yung grabing saya na magkikita kami. Ngayon, gusto ko may parinig sa inyo yung kinompose ko. Siyempre, para sa kanya. Para kay Jessa. Sana magustuhan nyo. Pakinggan nyo. Maganda to. Tinitle lang ko siya na muling pagkikita. Kasi grabe talaga yung ano. Hindi kami sanay na magkaiwalay talaga. Kaya parang napaka-big deal sa amin na magkaiwalay kami. Gumagawa kami ng paraan, hinihintay namin kung kailan ako makarating dito, kung gano'ng katagal pa ba mapaprocess, alam mo yun, yung mga documents para makarating ako dito. Si Lord talaga yung kumilos sa lahat ng ito. Dito sa kantang to, gusto ko lang ma-express yung love namin sa isa't isa. Yung mga lungkot na dumaan. Kahit sabihin natin, kasi June, July, August, September, almost 3 months na hindi kami magkasama. So, puro video call lang. Diba? So, alam ko yung iba, 1 year, 2 years pa nga, diba? Or ilang taon pa bago sila magkita. Pero sa amin, 3 months, parang tagal na, no? Kasi kung kilala nyo kami, talagang sobrang palagi kami magkasama ni Jessa. Naniwala kami that we are better together. Alam ko naman sa lahat ng mga magpa-partner na nanonood dito. Alam ko na yung partner natin, masasabi talaga namin na we are better together. Hindi natin kaya na malayo sa kanila. Kasi, syempre, pinag-isa tayo ng Panginoon. Amen! Amen! So, pa-amen dito. So, ngayon, title nito, Muling Pagkikita. I pray na magustuhan natin to. And syempre, magustuhan din ni Jessa. 1, 2, 3, go. Ang puso ko'y nasasabik sa iyo, mga haplos pati ang I'm
pagkikita. Maraming salamat. And ngayon, after this, makita niyo magkasama na kami. So yon guys, andito na. Finally, nakarating na ako dito and kasama ko na ang aking baby loves! Hello guys! So, maraming salamat sa sumubaybay sa amin and tinapos itong vlog na shinare namin para sa inyong lahat. So, thank you so much. God bless. Bye!